Nakapunta na ba kayo ng Silangan Church? Kapag galing ka ng Tacloban City, 3 to 4 hours ang biyahe papunta dito. Sinasabi nila na Miraculous Church daw to, or also known as the Shrine of Saint Anthony of Padua. So dito, nagsimula na kami magbiyahe. And kung galing ka ng Tacloban, dadaan ka talaga sa San Juanico Bridge. Ito yung view sa umaga. Bale, around 5:30 a.m. kami umalis. And then, nakarating kami doon ng mga 9:30 a.m. Ayan, dito kakarating lang namin at medyo umaambon. At kakatapos lang ng first mass. Bale, after mass, pwede kang magpabasbas ng mga items or rosaryo or kahit na ano. May mga nabibilhan din dito ng mga ibang klase ng rosaryo at mga items. So dito, Saturday kami pumunta and sobrang dami ng tao. Dinarayo kasi talaga to kasi sabi nila matutupad daw yung mga prayers mo dito. Ayan, kasama din namin si Snow White. Bagong groom siya dito and kinalbo siya, summer cut, kasi mainit yung panahon. Na timing lang na umaambon ang pagpunta namin dito. So ayan, nandito na kami sa loob. Ayan. Ililibot ko kayo ng 360 degrees ng dahan-dahan. Kasi nag-aantay kami dito para sa next mass. So bale, dito nga pala guys, may mga santo dito. Ayan, kung nakikita nyo, pinipilahan yan. Maraming santo yan and pwede kang mag-donate kung magkano lang yung gusto mo kada santo. So ayan, may mga tao din na nag-aantay for next mass. And yung iba, habang nag-aantay, nakapila sila doon sa mga santos. And siya nga pala, yes, pwede pang magdala ng dog. Pero kailangan nakasupervise tayo mga for parents. Hindi naman sila gaano kastrito. So ayan, kakatapos lang namin magsimba dito. Ayan, maraming kotse sa labas kasi talagang dinadayo ito dito. Marami din nagsa-selfie kasi medyo malaya din to mula sa amin. Bale, sa pagkakaalam ko, ang mass dito is pag weekdays is nasa 2 mass sa isang araw, which is umaga lang. And pag weekend naman, 4 yung schedule ng mass. So ayan, pagkatapos ng mass, ito yung CR for girls and then dito pwede kang bumili ng mga holy items na pwede mong ipabasbas dun sa church. So may mga rosaryo yan, may mga souvenirs din, iba't ibang klase. So ikaw na bahala pumili. And then yun yung mga parking lot. Ito yung CR para sa mga lalaki. Medyo madumi yung sahig, and yan yung iniihan ng mga lalaki. And then pwede kang kumain din dito kasi may mga restaurant dyan, yan. And then, yan yung mga parking area. Yan. Sa gilid yan, may talipa pa. May mga nagbebenta ng mga isda. So, ayan. Ayan, nilapitan natin. And then, yan, pakita ko sa inyo. Dagat yan dyan. And then, after, may malapit na Silangan surfing camp. Ayan, grabe, oh. Sobrang ganda, sobrang hangin. Pagpapunta ka ng Silangan, madadaanan mo talaga to. And syempre, kailangan natin magpicture-picture kasi minsan lang to and malaya talaga to mula sa Tacloban. Ayan, wala tong filter or walang kahit anong color edit. So, ganyan siya. Clear water yan, guys, ha. Tingnan nyo. Grabe yung waves. Kaya pinangalanan nilang surfing camp to, Silangan Surfing Camp. And then dito, isa din to sa mga dinadaan na madadaanan mo kung galing ka ng Silangan. So, ito yung parang may bell na binawi ni Duterte mula sa ibang bansa kung hindi ako nagkakamali. So, ayan yung church. Sa mga alam yung pangalan nito, i-comment nyo sa baba kasi nakalimutan ko. Pero isa din to sa mga historical places dito sa Visayas. Ayan, tingnan nyo, may mga nagsa-selfie din, nagpipicture. So, ayan yung church. And then, ayan, kung nakikita nyo, yan yung bell. Yan yung bell na binawi daw ni Duterte. Mula sa ibang bansa. Yan yung sabi sa akin. So, ayun. And then, ilibot ko kayang 360 degrees. And ayan, si Snow White. And dito pa uwi na kami. And then, nakita namin itong parang malalaking rock formation. Sobrang ganda, guys. So, enjoy the view. Ayan, marami din palang mga resort dito. Kung papunta ka ng Silangan, marami kang madadaanan. So, ayan yung mga rock formations. And kung nakapunta ka na ng Silangan, i-comment mo sa baba kung ano yung na-experience mo, saan ka galing, and ilang oras yung biyahe. Para naman din, malaman din ang iba na mga gustong pumunta. And then, ayan, chill lang sila sa likod. Habang yung katabi ko tulog. Hindi din kasi kami nakatulog na maayos bago naka-alis kasi sobrang excited namin. And syempre nakakapagod din yung biyahe kahit umuupo ka lang. Ako lang ba or talagang ganito talaga na nakakaantok din minsan kahit nakaupo ka lang pag nagbibiyahe. Ayan, binuksan na namin yung bintana kasi fresh air and ang ganda ng view.
ayan, dagat yan dyan. And si Snow White talaga, pag bukas ang bintana ng kotse or kahit anong sasakyan, gusto niya talagang nakadungo sa bintana. And kung makikita nyo, ayan, may mga hotel, resort. Ayan, pasensya na, nakikita niya yung balahibo ni Snow White kasi gustong-gusto niya talaga yan. Nakikita niya yung mga paligid ng kalsada. And ayan, may mga cottages for rent dyan. So, pwede din kayo mag-rent dyan. And then, pwede din sigurong maligo dyan. At ayan, kasama din namin yung favorite na una ni Snow White, yung Pokemon. Ay, si Pikachu pala yun. Ayan, ang ganda ng mga bundok. Ang ganda ng view. And then, ayan, ginabi na kami pa uwi sa daan. And ayan, kung nakikita nyo, San Juanico Bridge yan kapag gabi. And yes po, may lights po talaga yan. Siguro pinapaandar nila yan simula ng mga 6 p.m. or 7 p.m. ng gabi. And then, matatanong mo talaga kahit malayo. Ayan, tingnan nyo, naka-zoom dito yung camera ko. And ito yung view pag actual na nanandun kayo. So parang may mga LED lights sa gilid. Ang ganda sobra. And then ang fresh din ng hangin dito. And so ayun lang. Thank you for watching this video. Please subscribe, like, and comment down below. Let me know if you want more videos like this. Bye!